pasensya. Tinuturo tong pamilyang to. Alam ko kung sino ang gumawa nun. Isang Chu ang pumatay kay Divine. Sino ang pumatay kay Divine? Hindi namin alam talaga kung sino yung pumatay kay Divine. Sinong pumatay? Hindi namin alam kasi totoo namang hindi namin alam. Yun nga ang sinasabi ko dun sa mga nagtatanong, hindi rin namin alam kung sino ang pumatay kay Divine. Even kami mga cast, we're all asking each other all the time, who's the killer na ba? May binanggit na ba? Blah, blah, blah. It's like, honestly, we had no idea. Actually, hindi ko rin alam. May mga kapitbahay magagaling humula. I feeling ko siya niya. may mga theories sila. Hindi ko alam. Alam mo? Alam namin sumaksak kay Divine. Hindi pa yun. Baka naman buhay pa si Divine. Ano ba yan? Why did we do this multiple scenarios of who killed Divine? Along the way, especially the first part of the series, na-realize ko, hooked yung tao sa crime. One time, si Direk May, nagkukwento siya in one of our creative meetings, sabi niya, meron daw group yung mga actors. Doon sa group, they were discussing sino yung mga suspects. Doon ko na-come up yung idea na huwag nating sabihin sa kanila. I want the truth! Ang tagal ko nang hinihingi pero hindi ko nakukuha dahil di nyo binibigay sa akin! I'm sure magta-translate yan to screen. Kasi sila pa lang, hindi pa na-air. I saw how interested they were. We agreed that we will not tell anyone yet. From the very start, when we formulated the story of Can't Buy Me Love, we knew already that this will be the tragic of the entire series. Para kami si Bingo, nagsusulat sa whiteboard, it happened in real life. Naka-enumerate lahat from Charleston, Carlo, Wilson, Cindy, Gina, Bettina, lahat yan. Naka-enumerate ano ang possible reason kung bakit nila papatayin si Divine. So it was just the three of us who knew at that time. And everyone on set, they were already excited kasi alam nila, uy, magbi-meeting na, malalaman na kung sino na yung killer. The next day sa taping, they were asking, oh, so sino-sinong killer? Sabi, hindi namin alam. Walang may alam, ang may alam lang silang tatlo. So no one knew. Dati ang number one tanong sa akin, Donnie, ilang taon ka na? Or Donnie, ano full name mo? Yung mga basic. Pero everywhere I go, Donnie, sino bang pumatay? Bingo! Sino pumatay kay Divine? Secret. Ito yung tinatanong kami lahat ng tao. Pamilya namin, friends everyone. Namin, fans namin. Yes, hindi normal yung araw na walang tatawag. Sino pumatay kay Divine? Na para magtanong, sino pumatay? Para alam na namin, ayaw na namin mag-isip. Yung nanay ko po number one talaga sa balota. It's not you, nor Ahya. It must be me. Lahat, kahit saan ako pumunta, sino ba talaga, sinasabi ko nalang hintayin nyo na malapit nang matapos. Kasi bata, pang 4 or 5 years old, tinatanong ako sino daw pumatay kay Divine. Sabi ko, tapos... My mom, my dad, my family, everybody's asking, sino pumatay kay Divine? When we went to Jensen, it's like a pool of 8,000 people. Sabi ko, isigaw niyo kung sinong akala niyo yung pumatay. Walang same na sagot. Ang gulo. Lahat ng cast sinabi nila. From all walks of life, di ba? Even abroad, yun ang tanong sa akin. Sa Australia, sino pumatay kay Divine? Sa aeroplano, sino pumatay kay Divine? Nag-grocery ako, ikaw bang pumatay kay Divine? Tinatanong nila, sabihin mo na agot, si sino ba ang pumatay kay Divine? Siyempre, hindi ko masabi dahil actually, hindi ko alam. Sobrang daming affected, even close family relatives are asking me. So parang nagpapanik din ako na parang, guys, huwag niyo akong tanongin, please. ayaw na muna siyang isipin today, okay? Huwag niyo muna akong tanongin. Just last night, I was having dinner with my family. My dad asked me kung sino yung pumatay kay Divine, and I didn't even know that he was watching the show. It's really funny because everyone who's close to me, mga family and friends ko, they would ask me, oh, sino pumatay, blah, blah, blah. And
I always tell them, honestly, swear on my heart, on my career, hindi ko alam. As in, siguro mga no joke, 32 times a day. Natatanong ko, every time, bro! So isipin mo na, so nag-shop, nag-grocer lang ako. Pa-picture po, Charleston. Sino po pumatay kay Divine? That question has been thrown to me every day. Siguro 70% ng mga kasalubong kong tao would always ask me, sino pumatay kay Divine? Ang pinakamalupit, ikaw ba ang pumatay? Alam mo yan, parang, ma. Pati ba ikaw? At saka yung mga random na tao na mga nakakasalubong ko, yun yung tanong sa akin. Si mga ba talaga ang pumatay sa'yo? Bothered na sila. Puyat daw sila sa kakaisip kung sino ba talaga ang pumatay sa karakter ko. Natatanggap at nababasa ko po lahat ng yon. It was just me, Des, and Direk May, who knows the real story and the real killer. I told Direk May, Direk, kaya mo bang panindigan hanggang dulo? Not letting them know hanggang dulo. Sabi niya, kailangan lang natin gumawa ng versions for the actors. Sabi ko, go Direk, shoot natin ng iba't ibang versions para makip natin yung secret. I shot versions. Versions of the night of the murder. So I had all the suspects lined up. So parang, oh, mga suspects, pumila na kayo. Lahat ng killers, pila na kayo. So killer 1, 2, 3, 4, 5, all the way yan. May pila sila. So bago nila ako saksakin, nakapila sila sa labas. Kasi nga, oh, killer number 1. And si Shaina, every time sasaksakin siya, huhulog na naman. Okay, next killer, biglang... Tapos si Shaina, may binibigay din na iba kasi, It's the very first time na naka-experience ako ng ganung klaseng taping. And then yung ano, yung mga artista, nakakatuwa kasi game na game sila. Aww. Yung seryoso talaga sila na. And ino-own nila, I am the killer. Ang tingin siguro ng tao, since ako yung pinaka-apektado dahil nga ako yung legal wife. I need to speak to my husband in private. Meron akong rason para mawala si Divine. Medyo may bigat ng konti dahil naghahalo yung pagmamahal mo sa pamilya mo at the same time, sa tagal-tagal may tinatago ka palang sikreto. Ha! Patay kita! Hindi imposible na si Attorney Gina ang pumatay. Kasi tanggap na ni Attorney Gina na may first wife si Wilson. Si Attorney Gina yung second wife. Aba, am I not enough? Is it because of my majungera hair? Well, don't you think it's best that she's gone? Or is it because of my attitude? I'll be in my very best behavior. Bakit siya naghanap pa ng iba? Bakit pa nagkaroon ng Divine? So, in reality, pwede naman talagang, I want to get rid of Divine. Kailangan patayin ko siya para maprotektahan yung anak ko, para maprotektahan yung sarili ko. You know, it could be a sign of revenge. And ang instruction sa amin ni Direk na, ay, kailangan ulitin natin. Kailangan mag-film tayo ng iba't ibang versions. In short, para kami nag-audition. O, di ba? Nag-audition kami at our age! Thank you.
first few days na nagshoot ako for Can't Buy Me Love, puro anino ko lang yung kinukuha. 4, 3, 2, 1. Action! Sobrang detailed nung anino. Like, hand, shadow. So in my mind, dun pa lang, cemented na sa akin na ako talaga yung pumatay. Okay. I love you. And I love my mom more. I can't have Papa leave us for you. Ipapakita, pero thankfully, ipapakita din naman pala dito. I hate you. Charleston told me about what happened. How are you feeling? Next time kapag may problema, sabihin mo sa akin kaagad, ha? Huwag ka mahiya. Okay? Hey, Carlo, you understand me? You can talk to me, okay? Goodbye. Goodbye. Anong ginagawa mo dito? Lalo na sa akin, na first time yun na sa akin, na sabi na beses akong pinagsasaksak ng different characters. Ganun talaga pinrotektahan para walang makaalam. Even yung mga promo, even sila, they are really blind to who really killed Devi. It's the first time na hindi namin alam talaga kung ano yung mangyayari sa finale. Dahil nga, sobrang sinikreto pati sa amin sa promo team kung ano talaga, kung sino talaga yung killer. Sa requirements at sa mga setups naman, dahil lahat ng artista na mga suspects ay isushoot namin sila sa may babae at lalaki. So gumawa kami ng visiting area ng pulungan for girls. And after that, kinonvert namin to distinct area naman ng kulungan for boys naman. Then, ito, nung nabasa mo na yung first three, yung last two days, loose pages na. Meaning, magre-report ka sa set na wala kang alam. So, meron kaming version na talagang feeling namin, oh, ito na to. Ito na, di ba? Binigay ng lahat. As in, binigay ng lahat. Yung talagang nag-iyakan pa after. Ganun kalala, yung talagang, oh my God, oh my God, ganyan. Time's up. Go already. Biglang the next day, shoot po tayo ng ibang version, ha? What? Para saan to? I know you like them, Ma. I promise. After my therapy, babalik ako. Sana pumasa ako sa audition, di ba? Na sana talaga ako yung pumatay. Parang bongga pag-uusapan yon. Pero baka i-hate nila si Rufa, hindi nila i-hate si Attorney Gina. So nung nagkakaroon talaga ng time na hindi namin nakukuha yung script, parang nababaliktad talaga yung mundo ko. So direct may pupunta na lang, mag-uupo. Tapos, okay, so ito yung mangyayari. Albie, I want you to do this. Ikaw dito. So
Diba? Stress. Aya. Just tell me what books you want. I'll bring you next week. Yeah. Thanks. Aya. We'll visit you next week, okay? Please take care of yourself, okay? Hindi alam anong nangyayari, pero we just do what we're told. I can't do this. I can't do this. Para talaga, hindi namin alam sino yung pumatay. It paid off, no? Yung gusto ng production, yung tinago sa amin ng production. Kasi it worked well also for us eh, na hindi sinabi sa amin. Mapapaisip ka talaga kahit na yung mga people behind the camera, mapapaisip. Grabing secret to na kinip ng Star Creatives. Pull out kami sa kwarto, tapos hanging lahat sila, Maris or whatever. Ano yung gagawin yung eksena? Nalala ko kami nung na Maris, no? Nag-uusap-usap kami. Ako, Kyla, Maris. As in, naiiyak na kami. O, sige, hindi ka umiyak. Umiyak ako. Umiyak kami kasi sobrang curious na namin. Nararamdaman kasi namin sa kanila yung, di ba, yung excitement na malaman. So, the more nyo gusto, the more namin pinupushback. Talagang kung ano-anong dahilan. We made two versions of the script. Meron kaming inilabas na script na fake. Bawat script, merong watermark yun, ha? Nakalagay Ruel Santiago. So, kung sakaling mag-leak na may nakapasa ng ganun, alam kung saan ang galing. Yung mga reaction chats, tinitignan namin yung isa't isa pag sasabihin ni Direk, oh, blah, 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 reaction ng ganun, blah, 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 reaction, bakit? Basta, hala, ganun. Ang sinasabi kasi sa amin, dapat parating mong ibibigay na suspect ka pa rin. Yung death ni Annie. So, the scene na when Annie died in the car accident. So, nanonood yung mga tews in the boardroom. So, I had to shoot that reaction nila na pinapanood nila yung announcement that she died. So, noon, ang reaction sila, oh no! So, no, no, no. Give me a reaction as if you were the one who plotted it. So, isa-isa silang mga may evil look na ganyan. Si Agot, meron pang kumain pa ng nuts na hinaya niya pang kumain ng ganon. Tapos, si Wilson, uminom pa na ganyan. Tapos si Gina, parang meron pa siyang gano'n na reaction. So lahat sila talagang binigay din naman na parang feel din nila na pwedeng ako yung killer. Halfway the narrative, alam na namin kung sino yung killer. Pero paano yung staff? Paano yung nasa post? Sabi ko, direct magpapagawa ako ng NDA. Non-disclosure, di ba? So hindi kami pwede magsalita, kundi may fine kami. Well, syempre pumira kami NDA, di ba? Non-disclosure agreement. Non-disclosure agreement. Bawal sabihin. Yung hindi namin alam. Tagal kong gumagawa ng nag-score ng mga series ng ABS-CBN. Ngayon lang ako pinapirma ng non-disclosure agreement. The fine for the NDA was 500,000. 500,000. So pinirmahan ko siya. Ayoko magbayad. 500,000 daw? Tama ba? 500,000. Di ba? So, nakaya-kaya ng mga Chu. Pero hindi kaya-kaya ni Agot Isidro. Hanggang wedding, si Kyla, pinagbihis pa namin sa wedding. As in, nagpatahi pa ng damit for the wedding. Is your phone real? Itura ko kayo, itura ko kayo. Itura ko kayo, itura ko kayo. Ayan, sila. Blocked her na pag nag-full shot ako, matatakpan siya ng puno. So parang nung nag-wide shot ako, may punong nakatapat sa kanya. Kasi habang niro-roll namin siya, makikita mo talaga dun sa preview, dun sa monitor, na hindi talaga totally nakikita si Belina at hindi alam yun ng ibang artista. Mr. and Mrs. Andre Mariano! Woo! Hey guys, let's go for pictures! Yes!
Pero when Kyla found out, she was shocked. She was surprised. Hindi niya in-expect. Roller coaster of emotions yung pinagdaanan ko nung nalaman ko. I hate you. First, I was super shocked. Next, I was also anxious. Parang at some point, naging emotional din ako kasi, you know, I'm so attached to our cast and the story and to Bettina's character na kahit ako parang di rin ako makapaniwala na she was able to do it and na ganun kalalim yung hugot niya talaga from the beginning. And then I realized na it makes sense. It does make a lot of sense. You know, after looking back, backtracking kung paano siya since the start. Pati fiancé ko, inaahas mo. Well, why would I be surprised? Ahas yung nanay mo. It makes so much sense kung bakit siya naging gano'n. I'll do anything para hindi masayang yung pinaghirapan mo, Papa. Hanggat matapos talaga eh. Hindi din talaga namin alam, not until we shot that scene na kung sino talaga ang pumatay kay Divine. Then, para malalaman na, oh, yun pala. I'm not strong. But I tried to be because I had to. I have no one else. Dito ako sa bahay, pinanunod ko mag-isa. Sabi ko, ay, ayun. Tsaka, ano, tama. Naintindihan ko si Bettina. Natuwa ako. Ang ganda-ganda nung revelation. Sabi ko, this is Star Creatives. I'm grateful kasi nabigyan ako ng opportunity na ganito. Kasi nga, it's such an impactful ending, especially for my character. So, super happy din. Shocking. Shocking talaga. Kasi grabe yung pagkakatahin nila sa storya. For me, ang ganda ng ginawa nila na nag-film sila ng iba't ibang versions. Because up to the end, ako ba talagang pumatay? Si Wilson ba talagang pumatay? Sino ba talagang pumatay? So, it was really a shock. Yung nuance ng knowing it ahead, iba yun eh. Hindi siya yung tipong instinctive. Alam mo na eh. So ito, parang nilalaro mo rin kasi hindi mo rin alam. So it could be another person, it could be that person. So I guess yung kanilang strategy for not telling us the whole story worked for us. This is the first time na naka-experience ako ng ganung klaseng strategy and protection dun sa series na ginagawa. So ang galing nung strategy nila. Diba, it just shows na talagang they took all that effort, all the care to hide that kung sino nga yung killer and all of that. Pero ang ganda naman nung kinalabasan, so, diba? I feel like may mga nagpupustahan na rin sa mga pamipamilya nila. May mga nanalo sa pusta. Okay, at least, you know, masarap na yung tulog. At least wala na yung magtatanong sa akin pag lalabas ako sa bahay. Hindi pumatay. Tapos na yun. I feel like sobrang surprise kayo, na-shock kayo. And for sure kami din. And yeah, thank you. Thank you kasi hindi kayo nag-give up sa pag-solve ng mystery kung sino talaga pumatay kay Divine. Sa mga napuyat, sa mga na-stress, sa mga na-bother, pasensya na po kayo. Pero at least ngayon, matatahimik ng kaluluwa ni Mami dahil na-solve na kung sino ba talaga pumatay sa kanya. At sana kayo rin makakatulong na. Dahil ngayon, alam nyo na kung sino ang pumatay sa akin. Sobrang naging happy kami na parang yinakap nyo yung buong story na. Totoo. Ganun yung number one question sa buong story. Alam, that you guys really were naiinis na kayo to a point na yeah, gusto niyo nang malaman. Ganun din kami. Pero we're so happy kasi we got to experience it with you. And if Caroline were to speak right now, I feel like she'd say thank you because she really wasn't alone. Even if she felt like she was alone in solving the drama, the mystery, who killed her mom. At least ngayon, mystery solved na. Mystery solved! Yes!
So ayun, tapos na ang 148 episodes. We would just like to, of course, thank everyone. Maraming salamat po for supporting this show. We would just like you to know that every episode of that 148 was a combination of blood, sweat, and tears, hard work, sleepless nights, a lot of love. The first primetime series that Ben and I have completed together, and we are super grateful for all your support. And syempre, kung wala kayo, hindi magiging Cat by Milam ang Cat by Milam. From our directors to our writers, everyone, the cast, the production, the crew, sa lahat ng bumubuo ng Cat by Milam, at sa lahat po ng sumusuporta at nagmamahal sa Cat by Milam, hindi mabibili yung pagmamahal na binigay niyo sa show na to. So maraming salamat po. We truly, truly enjoyed it. It was an honor portraying, well, Bingo and Ling for you guys and with you guys. And we will remember this for as long as we both shall live. Be safe here.